Okay, so fragrance spray routine today, guys. Yung mga nag-request sa akin na spray routine video, fragrance, saan, and I see a lot of people debating on saan dapat i-spray, sa balat or sa damit. This video is my personal opinion, okay? I'm not saying na ito yung tama, but on my opinion, and it works on me, so I'm sharing this with you. Saan ba dapat mag-spray ng fragrance? Ilang sprays dapat? May pag-usapan natin lahat ng yan. Spray routine, easy lang naman siya. Yung fragrance kasi, itong mga character, may behavior kasi yung fragrance eh. Meron itong scent pyramid. At the bottom, usually, yung mga base, yung tatawag na base note, ito yung mas nagtatagal talaga sa balat natin. Usually, heavier molecule. Usually, mga leather, wood. Yan yung mga usually nasa base. Okay? In the middle, okay, the top of the pyramid is opening. Okay, yung mga lighter molecules na mga notes, okay, mga fragrance notes like lemon, apple, mga citrus, mga fresh aquatic, usually sila yan. Ito yung mga mabilis na nag-evaporate. Ito yung una mong maamoy for the first few minutes, yun, it will go to its middle or heart note after mga 2, 3, 4 hours, and then after mga yan, magsasettle na yan to its base note. Okay, so importante nga alam ninyo yan kasi those behavior ng fragrance will naturally react on your skin. Tinatawag natin na scent development. Mangyayari yan sa skin mo talaga. First and usual talaga ako personally, ginagamit ko to, spray ko siya dito sa leeg. Okay, dito siya. So, let's say yan. O, dito. So, dito. Bakit? Kasi diba, kung mapansin nyo pag sa mga pelikula, pag may namatay, dito nila hinahawakan para makita yung pulso kung humihinga pa. Ito yung isa sa mga hit points na tinatawag. Diyan, ideally, magandang spray yung fragrance because mas may blood na nagpa-pump dyan sa area na yan. And it will help to, you know, push yung fragrance para mas mag-project siya. In here is a really ideal spot because, syempre, if you're, let's say, talking to a person, diba? So, ayan, possible na maamoy ka nila. Or, ba, may nakabeso ka, ayan, maamoy nila talaga sa'yo. Isa dito, and isa dito. Second spot is depende sa suot ko. Like for example, ngayon kung naka-t-shirt ako, I can spray on this area and that is inner elbow here. And yung hinahawakan din yan to check yung pulso. Ito, pwede mo rin siyang ilagay dyan. And dito sa kabilang side. Yun, para meron kang overall, meron ka dito, meron ka sa side. Ngayon, meron ko na konting scent bubble sa paligid mo. It's another hit spot na pwede mong sprayan to boost yung fragrance. Third is very very known, which is wrist. So in the wrist, yan, because as we know, alam naman natin, pulso yan, di ba? Pulso talaga yan. I'll check his pulse. So this will help, again, boost your fragrance. So in another heat spot. So, maganda tong spot na to kasi for example, yung shaking hands, aabot sa kanya yung scent mo. Kasi minsan talaga pag hindi sobrang, you know, hindi naman lahat ng fragrance is malakas mag-perform o maganda mag-perform, nagpo-project. So, wrist, usually, you can just spray it once and then just dab doon sa kabilang side. Okay, that's the third spot that I spray my fragrance. Number four is at the back of my neck. The back of my neck, specifically yung malapit sa anit, because fragrance, as we know, may fragrance oils, and sa anit natin, sa mga paglalagay ng buhok, medyo mas kumakapit ng matagal yung fragrance oil dyan. If you spray your perfume at the back of your neck, dun malapit sa may buhok, magkakaroon ka din ng parang scent trail sa likod. Okay, so pag lalakad ka, yung nakasunod sa'yo, you can leave a scent trail dyan sa taong naglalakad sa'yo. So, if mabanguan siya sa pabaw mo, then that person might give you a compliment. My fifth and last spot that I spray my perfume is on my shoulders. Put your head on my shoulder. Yes, dito mismo sa damit. So,
yung mga debate na sinasabi na dapat sa damit, dapat sa skin, I don't usually go on debates. But inisip ko ano yung benefit from both sides, okay? So pag sa skin, mas nagpe-perform siya when it comes to scent development. Ang advantage naman ng fragrance na may spray sa clothes, sa damit, mas matagal siya talaga sa damit. Okay. Fabric is a better carrier ng fragrance oil. Kaya kung papansin nyo, pag nag-spray ka sa perfume mo, nag-spray ka ng perfume sa damit at sa balat, pagkatapos ng buong araw, minsan wala na yung perfume mo sa balat. Pero yung perfume sa damit, nandun pa. Yun nga lang, may certain restriction siya when it comes to performance. It can go really wild or it can go really weak. So, depende. But yeah, I'm using it dito on my shoulders para pagdadaan ako, may makasalubong ka, you can leave a scent trail sa kanila. Kasi pag nandito lang, minsan kailangan malapit ka. So, kung meron ka sa shoulders, kung meron ka makasalubong ng mga tao, they can smell you. Okay, kung meron ka na spray dyan. So, usually, I spray 1, 2, 3, 4, 5. So, usually 5 sprays. On an average perfume, you also need to understand yung potency ng fragrance mo. If matapang siya masyado or weak siya. So, kung tingin mo medyo fresh scents lang yan, you can go above 5 sprays. You can go for 7 or 8 sprays, depende. Pero kung medyo matatapang yan, na like sweet or siguro mga woody scents, I would suggest na medyo ilimit nyo siya to 2 to 3 sprays lang. So, kasi, you know, in fragrance, less is more. So, that guys is my personal opinion and my personal spray routine of fragrance. And I hope na may natutunan kayo sa akin. Thank you again for watching this video. If you like this video, paki-share sa mga friends ninyo. Give it a thumbs up. Also, if you have any questions, leave it in the comments. And subscribe to my channel. I hope to see you in my next video. Peace.